Posibleng may nananamantala sa presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ayon sa Department of Agriculture. Giit ng DA, walang rason para sumipa sa 200 pesos kada kilo ang presyohan sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nasa front line ng balitang yan si Shaila Francisco. Mismong Department of Agriculture na nagsabi, hindi dapat lalampas sa 160 pesos ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Kasunod yan ng mga ulat na umaabot sa 200 pesos o higit pa ang per kilo ng sibuyas sa palengke. Kaya ang DA hindi sinasantabi ang posibilidad na may nagmamanipula ng presyo. At this point kasi hindi pa po nanggagaling sa cold storage karamihan. Ilan-ilan, kasi nakikita po natin ang ating harvest was really March and April, yun yung peak. So diretso po yan sa merkado. Ngayong May, meron pa rin pong hina-harvest na diretso pa rin sa merkado. Kung meron man na pumupunta na sa cold storage tapos pumupunta sa palengke, hindi pa rin po ganun kalaki ang cost kasi hindi pa naman ganun katagal na nasa cold storage. Pero sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, makatuwiran pang 200 pesos na presyuhan. Yan na raw ang dapat na sagad na presyo sa mga pamilihan. Dapat ay may mabili pang 130 hanggang 140 pesos na sibuyas sa merkado. Yung farm gate kasi nakuha ngayon between 50 to 120 per kilo. Pag lumagpas siya sa 70 to 80 pesos markup ng farm gate, talagang may paglalabis. Kumikilos na raw ang DA kasamang iba pang ahensya para makita kung bakit tumataas ang presyo. Kabilang sa sinisilip ng DA ang mga biyahero o trader, lalo't posibleng nasa kanila ang pinakamalaking pato. Kasi when we talk of biyahero, it's basically the trader, yung po yung bumibili sa ating mga magsasaka. So marami pong layers yan, nandyan na yung ahente, nandyan na yung first layer trader, nandyan yung taong sa kanya naman yung truck. Marami pong mga nakakalahok as when you mention biyahero. So hindi pa po natutukoy kung sino po doon, pero buong value chain po ang dapat tingnan. Bago matapos ang linggong ito, magsusumiti na sila ng rekomendasyon para tiyaking hindi nalalampas sa 200 pesos kada kilo ang presyo ng pula at puting sibuyas. Tinitingnan na rin ng DA ang posibleng pag-aangkat ng sibuyas. Bagay na nauna na rin hinimok ng SINAG. 7,500 metric tons daw ang dapat angkatin. Hanggang Setyembre na lang kasi ang itatagal ng supply ng puting sibuyas, habang hanggang Nobyembre na lang sa pula. Unfortunately, as of last week, wala pa silang hawak na inventory ng cold storages. Despite the fact na tapos na yung anihan, except for a few areas sa Mindoro and Nueva Ecija, yung bulto ng local production, wala na sa farmers, nasa kamay na siya ng mga cold storage owners and traders. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.